Pinapangako ko sa inyo, kapag natanggap ko ang bonus na galing kay Don Balderos, huwag kayong mag-alala. Igu-good time ko kayo. Ayos ba yun? Ayos. O ano pang inantay ninyo? Putulin na yung mga puno. Nag-ahabol tayo ng kuta. Naging kalunos-lunos ang bakas ng nagdaang bagyong Winnie kung saan kumitilito ng tinatayang 500 katao mula sa mga apektadong lugar, partikular sa lalawigan ng Aurora, Nueva Ecija at Infanta Quezon sa Central Luzon. Ang sanhi nito ay ang naganap na flash flood na isinisisi sa umano'y pagkakalbo ng ating kagubatan, lalo na sa Sierra Madre, na kagagawa ng mga illegal loggers na siyang nagsasamantala sa mga kagubatan. Dahilan dito, pinakikilos ng gobyerno ang Department of Environment and Natural Resources o DENR na magtalaga ng magbantay kalikasan sa mga kagubatan. Mula sa araw na ito, bawal pumutol ng punong kahoy. Ang sino mang mahuhuli ay parurusaan ng ayon sa batas. Tingnan niyo ang nangyari sa Infanta, Rial at General Nakar. Binubunggo ng troso ang mga bahay nila. Inaanod ang mga tao. At naililibing sila ng buhay. Gusto niyo bang mangyari sa inyo yun? Hindi! Tingnan niyo ang mga bundok natin. Kalbo na! Bukas makalawa, mawawala na sa mapa ang barangay Karangyan ng Santa Rita Samar. Kapag hindi tumigil ang mga timawang negosyante na illegal lager na yan. Ngayon, kung mayroon mang illegal lager na nandito ngayon, pakiusap lang, magbago na kayang trabaho. Paano naman kabataan yan? Papayag ba kayo na wala silang eskwela ang pag-aaralan dahil tinahin na ng baha? Yeah. Mawawalan sila ng kinabukasan. Samantalang tayong mga magulang ay nagtatanga-tangaan na kalbuin ang ating mga bundok. Sana naman, mga kababayan, imulat nyo ang inyong mga mata at matuto tayong lumaban. Nagkakaintindihan ba tayo? Kapitan, napakinggan nyo ang sinabi ni Sargento Heron ng ating mga kawal na nangangalaga ng ating kabundukan at kapaligiran. Para walang gulo, ipinapayo ko sa lahat na sundin natin ang kanyang payo at ang kanyang sangguni upang mailigtas natin ang ating kapaligiran at ating mga kabuhayan at ang ating buhay. Maliwanag ba? Ang titigas ng ulo nyo, sinabi na huwag kayong puputol ng kahoy. Sige, bilis! Dali na! Huwag niyong pakakainin! Di tubig, huwag bibigyan yan! Para maraman nila, ang pagputol ng punong kahoy ay buhay! Pagkakala dito. Okay. Pa rito, ito pa, oh. Sa kabila. Ayusin mo sa lansan, ha? Okay. Oh, ito pa, oh. Mga lintik kayo? Ang ilit pa ng mga puno! Pinagpuputol nyo na! Baba! Baba! Bakit ka nakikalam? Matapang ka, Danya, kay Reformi ka! Sige, Reformi yan! Ganun, ha? Sorry, sir. Ikaw, Mr. Green. Ha? Sorry, sir. Kikilalanin mo, kakalipanin mo, ha? Hindi ko siya kilala. Kaya nga magpakilala ka. Ngayon ko lang siya nakita. Ngayon lang? Ngayon ko lang siya nakita, sir. Sorry, sir. Magpakilala ka! Sorry, sir. Magpakilala ka! Hindi na mauulit. Hindi na mauulit, sir. Masira na bit ko. Sorry, boss. Sino nga mo nyo? Ha? We'll be right back.
ng yaka? German, uli ka! Ops, saan ka pupunta? Pinigla mo naman ako. Saan ka pala ng mukha mo? Puro pakitang tao ka lang pala. Punyeta ka, ang galimundo mo, Rama. Alam mo ba, napaliwala mo ko sa meeting. Tesyo, walang puputol sa mga troso. Tesyo, masisira ang kalikasan. At ikaw pa pala ang kapural. At wala kang tinuro sa kabarangay mo kung hindi puro ka walang yan. Tayo! Ano? Cool ka lang, Sarito. Kalamot ako, natakip kita! Huwag ka mingit. Ano yung masasabi mo? Cool ka ano, lang. Cool ka lang? Alam mo, Sarento. Ano? Pwede naman tayo maging magkaibigan eh. Magkaibigan? Ano pinagsasabi nito? Tignan mo ha. Yan katulad niya halimbawa. Ang kwelyo mo. Nanggigitata. Ababaho nyo. Ganito na lang, Sarento. Para ma-resolve na natin ito, matapos ito, may bibigay ako sa'yo. 50,000 na tumataginting to, Sarento. Makabibili ka na kahit ilang pang-ayit ang gusto mo at deodorant. Tanggapin mo. Oh, baka naman pumutok yan. Hey! Babalaki dyan! Tayo! Tapos na ang palabas! Halika! Oh. Ibibilanggo kita, putang ina mo. Teka, Sarento, kala ko ayos na. Anong alos? Eh, pera ko kinuha mo eh. Anong pera? Halika na! Sarento, kung kami ginagay ito, marami kami project. Ikaw ang paprojecting ko. May permit tayo. Kaya hindi tayo susunod sa danding hero na yan. Baka hindi niya alam bumabangga siya sa pader. Pero Don Balderos, ayaw namin malagay sa alanganin. Buo na ang pasyalaber. Iwi-withdraw na namin ang sosyo sa illegal logging. Ang ibig bang sabihin niyan eh, tumatalikod na kayo sa pinag-usapan? Alam niyo kung ikukumpara sa punong kahoy, tayo'y mga yakal, nara, apitong. Yan danding hero na yan eh, parang puno ng saging na humahapay sa ihip ng hangin. Lorenzano, Corneo, baka naman pwedeng pag... Kasi... Ang puhunan namin ay hindi dapat masayang. Ikinalulungkot ko, Don Balderos. Pera namin yan. At ayaw namin sumabit pagdating ng panahon. Wala na akong magagawa. Okay lang. Kayo. Ikaw, Naldo. Muntik-muntikan ka na daw. Kaya napaluwas ako dito sa Manila eh. Ha? Oo nga po eh. Kundi nga po dahil kay Daniel, marahil patay na ako ngayon. Hindi naman. Nagkataon lang. Eh di ko sa akin nangyari yun. Eh di ganun din ang gagawin mo, di ba? Sa bagay. Pareho kayong pulis. Ang magkaibigan, walang iwanan. Mamatay man o mabuhay, walang takbuhan. Hmm? Anong gagawin mo sa amin, Don Balderos? Maawa ka, Don Balderos. Alam niyo, gusto kong maawa sa inyo, kaya lang, pag binuhay ko kayo, ako naman ang lalabas na kawawa dahil baka iskwil niyo ako dahil kumakalas na kayo sa grupo. Tamboy, lagyan mo nga ang dalawang bala ito. Wala na akong magagawa. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan ang pinili niyo. Takbo! Takbo! Hindi kayo! Sige! Hindi ko kayo tinamaan, buhay kayo! Takbo! Diyan kayo magaling! Lumabas kayo! Ito ang!
Andan si bayaan da ikaw mauli ako sa paya ugali. Daniel, magandang gabi. Nakikiramay kami. Alam mo, ganito ata talaga ang tumatanda. Masyadong nagiging sentimental. Alam mo, kaming dalawa ng nanay mo. Matagal naming inasamasam na magkasama tayo dito. Hayaan niyo po, Itay. Gagawa po ako ng paraan na dito ako sa bayan natin madestino. Halika na. Alam mo, matutuwa ang nanay mo. Asahan niyo, Itay. Sa muling pagbalik ko, hindi ko na ho kayo iiwan ni inay. Salamat naman. Limang araw na lang ang palugit ko sa anak, si Mayor. Aling Sides. Salamat. Daniel. Salamat. Taos puso ang aming pakikiramay, Daniel. Nakikiramay ang buong kapulisan ng Santa Rita. Sa namayapang bayan eh. Salamat. Nakakabiglang nangyari sa itay mo. Hindi namin inaasahan mangyari sa pangkat niya ang ganito. Alam mo, may hinala kaming taong labas sa may kagagawa ng lahat ng ito. Diba, Hepe? Totoo yun, Mayor. Pero huwag kang mag-alala, Daniel. Ginagawa namin ang lahat para malutas. At mahuhuli ang mga salaring yon. Salamat sa inyo. Sana nga'y malutas ninyo kaagad ang kasong ito. At madakip ang mga kriminal na yon. Huwag kang mag-alala. Hindi namin titigilan ang pagtugis sa mga taong labas na yon. Salamat. Salamat sa inyo. Pagpasinsyahan nyo to, Aling Sedes. Salamat po. Lagot ka. Don Valderos. Magandang araw po. Sir. Magandang hapon, Don Valderos. Maganda sa hapon. Si Catherine po ba hinahanap nyo? Hindi. Si Rigor. Saan ang kwarto ni Rigor? Paano na lang ako pag napahamak ka? Oo nga naman, Rigor. Paano na yung kaibigan ko kung maaga siyang mabiyuda?
Wala yan. Sumabit lang yan eh. Ah, sumabit? Kaya pala butas yung tagiliran mo. Senyor. Labas muna kayo. May pag-usapan lang kami sandali, ha? Dumating na yung anak ni Danding. Si Daniel? Hindi ako mapakali ng ibalita sa kanil ni Mayor Gador na dumating na yung punyetang pulis Maynila na yun. Rigor, kinakabahan ako. Huwag kayong mag-alala, senyor. Dahil kalat na sa buong bayan. Ang mga taong labas na nakadisgrasya sa grupo ni Danding. Pero nakalimutan mo rin yata, Rigor, na kalat na sa buong bayan na may iringan kami ni Danding. Magmula na ipatigil niya yung pagtutroso natin. Oo, tumigil nga tayo. Pero nag-ooperate na ulit. Legal at may permit ng operations natin. Oo nga, nakapag-ooperate tayo. Pero limitado na lang. Yung dating kagubatan na napapasok natin ay binantayang maigi at binakuran ni Danding. Ang laki na nawawala sa negosyo ko! Ngayon, bukas na ulit dahil wala na si Danding. Alam mo, Rigor, mas lalo akong matutuwa kung mawawala si Daniel. Hindi problema yon, senyor. Kailan ako kikilos? Baka sabihin nila wala tayong paggalang sa patay. Pagkalibing na ni Danding. Bakit kayo nandito? May kailangan yung papa mo, Kerigo. Papa, bakit bigla kayo napasugo dito? Anak, wala kang dapat ikabahala. Pinuntahan ko lang si Rigor dito kasi may kinukuha ko mga papeles para doon sa mga trosong ibabiyahe ko sa Maynila. Ah, anak, hindi pa po pwedeng lumabas na ng hospital to si Rigor? Ah, okay na yung sugat niya pa. Kaya alam, baka mabinit siya. Kailangan sumunod. Pagaling nga. O ano, sasabay ka ba pabalik ng hasyenda? Hindi na pa. Dito na ako matutulog. Basta mag-ingat kayo sa daan, ha? Delikado panahon ngayon. Bakit, anak? Natatakot ka bang mangyari sa akin yung nangyari kay Danding Hiron? Mahirap na pa. Lalo na ngayon, hindi pa nahuhuli ng ambush sa kanila. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi mangyayari sa akin yun. Una na ako. Tayo! Tayo! Nasaan na ama mo, ha? Wala! Ha? Wala na saan! Anong wala? Wala! Dalihan natin, pare! Ano? Sunugin natin? Oo, susunugin natin yan! Dupa! Dupa! Sige pa! Siapa? 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 Sige, dali! Okay na! Kumpanan, Papa! Susunugin niyo na naman yan at ibibitag niyo sa samahan! Anay kayo na samahan! Puro kayo walang iya! Huwag kang makialam! Itadamay kita! Galing ako sa buro ni Danding Hiron. Sinasabi ni na Mayor Atepe na ang kilusan ang pumatay kay Sarento. Hindi natin nililikada ang mga taong mabuti. Ang hinahatulan natin, mga timawa at masama. Sobra ng kasamaan ni Mayor at saka ni Hepe. Kailangan makarating na sa taas upang maputol. Commander, tapos na yung misyon namin ni Ka Ernie. Naitumba na namin si Commander Baba. Commander, kailan tayo akit sa bundok? Gayun na, kayo lang ang hinihintay namin. Dahil sa mensahe ni kapatid na Jodil, nasusunahin ang barangay San Quintin ng mga militar. Ano pang hinihintay natin, Commander? Paano, kapatid na Jodil? Ako nang bahala dito, Commander. Kaya ko silang taguan.
Wala na akong mahihiling pa sa Panginoon kasi ibinigay na niya kayong dalawa sa akin eh. Ang swerte-swerte ko. Ang nanay talaga, nagdrama na naman. O nga, ang usay mo magdrama. Yel, pakita mo nga sa mam mo. Tingnan mo, tinding na tinding na lang eh. Ano, ha? O, di ba? Sa akin siya nagmana. Talaga? Ginawa mo nga akong pulis. Sana'y pumatay ng kalaban. Pero tao rin ako. Nasasaktan. Nanghihina. Mahal ko si Itay. Pero bakit kailangan siya mula? Marami akong mga tanong. Pero hindi ako nagre-reklamo. Diyos ko, ituro mong daan. Kabayan mo ako upang lumitaw ang katarungan. Upang malaman nilang hindi namamatay ang kabutihan. Bagkus parang tubig itong gumagawa ng lagusan. Daniel! Sandali lang, anak! Daniel! Alam kong masakit sa'yo ang pagkamatay ng iyong ama. Mabuti siyang tao. Pero kung iniisip mong gumante, mamamatay ka lang. Mawawala ng kabuluhan ng iniisip mo, Daniel. Bakit, Father? May kabuluhan bang pumatay ng isang mabuting tao? Meron nga tayong mga tenga. Pero hindi tayo makarinig ng katotohanan. Meron nga tayong mga mata, pero hindi naman tayo makakita ng tama. May kabuluhan ba? May kabuluhan bang mabuhay sa bayan na walang katarungan? Meron ba, Father? Meron ba? Ang dami-daming lalaban. Papagod na ako. Kanina pa tayo dito. Pagkatapos magluluto pa ako. Ang malansya. Ganun talaga ang buhay. Amis! Init-init pa dito. Oho, pwede ho. Pwede pala, pare. Uy, ayun! Ha? Ito talaga, oh. May mga babae ginagahasa! Saan? Doon sa sapa! Kayo. Magandang gabi ho, Mayor. Oh. Pepe.
Daniel, iyo. Ito hong mga... Talagang magaling kang bata. Nahuli mo mga ulupong na yan? Manang-mana ka talaga sa tatay mo. Ang itinuring na Robin Hood ng bayan ng Santa Rita. Isang bayaning walang monumento. Sana huwag kang matulad sa kanya. May laman ang sinabi niyo, Hepe. Nahihugaan ako. Pero huwag kayo mag-alala. Tutuklasin ko yan. Oo nga. Dapat parusahan mga ito. Talagang tarantado mga yan. Ikulong ang mga yan. What's up, girls? Are you enjoying the water? Yes. Enjoying the pool, huh? Okay, sure. Good. Hi, Pa. Now, you're wet! Papa, napapansin ko yata padami ng padami yung mga tauhan mo dito sa hacienda. Parang kampo ng army. Ganun ba? Wala anak, nagdagdag lang ako ng mga tauhan. Mga recruit ni Rigori ang galing sa kabilang probinsya. Ikaw na rin may sabi, di ba? Delikado panahon ngayon. That's it. Protection natin. Pero Papa, wala na tayong privacy. Ako, kahit saan ako magpunta, may nakabuntod sa akin na gwardiya. Parang may inaantay na kaaway yung mga tauhan mo eh. Kati anak, alam mo namang unika iya kita. So, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyayari sa'yo. Sino bang kaaway mo, Papa? Wala naman. Sigurista lang si Daddy. Sige, kayo na. Ladies, aho na kayo. Merienda na kayo rito. Okay, sure. Paano? I'll just be around, anak. Lamig ng tubig, no? Oo nga, sarap eh. Mga kaibigan ng anak ko yan, kung makatingin kayo, parang hinuhubaran eh. Matagal kang nawalay sa amin, anak. May mga pangyayaring lingid sa iyong kaalaman. Dumadalaw ka nga rito, pero hindi mo nalalaman ang mga ito. Dahil mahal ka ng itay mo. Ayaw niyang madamay ka sa mga problema niya. Ano ang problema, inay? Nag-ugat yun. Nang dahil sa pagpapatupad niya sa kanyang tungkulin. Nang dahil sa pagpapatupad niya sa mga alituntuning para sa bantay kalikasan. Nagkaroon siya ng maraming lihim na kaaway. Lihim na kaaway? Kasama ba dun si Don Valderas, inay? Inom pa, inom! Lasing na. Mamimilit naman kayo eh. Maaring asa ka mga tanan. Ayoko yung pagpugos. Ayaw mo yan! Ayoko na! Inom pa! Ano ba yan? Ay, ano ba yan? Ikaw ano ba yan? Ano? Pambira! Ano ba? Hindi nga eh, ayaw ko na nga eh! Ago eh! Ayaw! Ayaw! Walang makikialam! Wala na ba talaga kayo sinasanto? Pati ba naman si Ogoy pinapatulan nyo? Ang panahon nagbabago. Kung ang mga dahon ay nalalaga sa kanilang mga tangkay. Dahil to ang gusto na may kapal. Patapos na ang dilim.
namamanaag na ang liwanag. Ang Santa Rita ay magkakaroon ng katarungan. Tandaan niyo yan. Alam mo, Daniel, salamat kagabi, ha. Siguro, kung wala ka, durog-durog na ang buto ko. Wala yun. Daniel, ang dami na itong baby mo. Daniel, tigilan mo nga yung pagpapakain ng baby. Alam ko namang hindi mo talaga ginagawa yan, eh. Ginagawa mo lang yan ngayon para wag ako magalit sa'yo. Inay naman. Nanay Sid, eh. Kasi kagabi, pinilit nila akong painumin. Ang mga taong palaboy-laboy sa kalsada, talagang malapit sa gulo, katulad mo, ogoy-ogoy. Kaya ang dali mong iugoy, eh. Ikaw naman, padalos-dalos ka. Papano ako pag nawala ka? Kamamatay lang ng itay mo. Bakit ko naman huhayaan mangyari yon, inay? Huwag ka na sumunod! Ay, blan na lang ba? Agaray! Tulad din ho ni itay, ayoko rin hong nakakakita ng mga taong inaapi. Anak, alam ko kaugali mo, ama mo. Pero ang gusto ko, umiwas ka sa gulo. Kung ako lang ang masusunod, mas gugustuhin ko nasa lungsod ka. Mapanganib ang lugar na to para sa'yo. Pasukin na natin! Tirahin na natin! Bakit ba ang kukulit ninyo? Sinabi na wala pang order si Rigor, eh! Dinhi sa Barrio Karangyan! Kami ang kilala din, eh! Daniel! Akala mo kaya mo kami ipapreso? Tingnan natin tigas mo! Takutin na lang natin! Kung si Hepe, pinakakawalan ng mga asong ulol na tulad ninyo, ako, binabasag ko ang mga ulo kapag nahagat ng tao! Daniel, ang dami nitong gulay na binili mo. Ang sarap to pag naluto, ah. Ano ba? Nung sa gabi, nakanaan mo kami, ah. Ngayon, di na. Ang yabang mo, ah! Anong kaguluhan ito? Nakita ko sila, binubugbog nila si Daniel. Daniel, ikaw bang may pasimuno na ito? Sila ka may pasimuno! Anong kami, ay, ha? Ay, kanyot! Sumama ka sa akin sa presinto, Daniel. Teka, bakit si Daniel ay sasama mo? Eh, sila'y nang gulpi! Catherine, lilinawin ko lang. Umuwi ka na, ako nang bahala kay Daniel. Nakita ko sa iyong ganda, kaya't ako'y nagpakilala. Sa sobrang paghanga ay natulala, at biglang naglakbay ang isip ko patungo paraiso. Mahirap ilihim na may... Daniel, gising ka! Binabangungot ka, Daniel! Gising ka! Gumising ka! Anong binabangungot? Ang sarap ng tulog ko, eh. Ini-istorbo mo ako. Ikaw ang bangungot! Aguyari, may tama ko. Buset!
Ano ba panaginip mo? Pwede ba isir mo sa akin? Agoy! Agoy! Sila na ba? Hindi ko alam. Pero parang sila na yata. Salamat nga pala sa pagtatanggol mo. Akala ko hindi mo na ako kilala eh. Minsan mo na rin ako pinagtanggol nung nasa Maynila pa tayo at nag-aaral. Nung may bumastos sa akin. Ginawa ko yun dahil... Dahil may pagtingin ka sa akin. Pero pinipigilan mo dahil sa alitan ng papa ko at tatay mo. Hindi naman sa ganun. Lalaki ka. Babae ako. Gusto mo bang... Kinalulungkot ko, Catherine. Ang inaalala ko, baka ilayo ka lang ng papa mo. Hello, pa. Andito lang ako sa resort. Kasama ko yung mga nurse at si Shirley. Anak, binilang kita ng hospital para bantayan mo. Sige po, babalik na ako. Kayo pala, Hepe. Ako nga. Nagpunta ako rito para pagsabihan ka. Tungkol sa nipe? Hindi ikaw ang kinakausap ko. Huwag kang sasabat. Bastos! Daniel, buhat na dumating ka rito sa Santa Rita. Gumulo ng gumulo. Pinagbibintangan mo ba ako, Hepe? Hindi ako may sabi niyan. Pero kanino kayo bibintang? Ang anim na tao na tagpong patay sa tabi ng tulay. Huwag kang ganyan, Hepe! Bintang ka ng bintang! Isa pang pumasok ka. Susunggan ngayon na kita. Hindi na ako papasok. Daniel, putulin natin ang apoy sa dibdib ng samar. Hepe! Kalat na ang apoy sa dibdib ng samar. Hindi na ito mamamatay. Hanggat may mga taong naaapi. Anak, narinig ko lahat. Natatakot ako. Good morning, po. Good morning. Kumusta ang transaksyon natin doon, Baldero? Maganda, Gador. Maganda resulta. Ano, Rigor? Kumusta yung shipment natin sa Maynila? Napadala na, senyor. Darating yun on time. Pick up point sa Tawi-Tawi. Good. Ah, yung para kay Mayor. Gador, ikaw nang bahala magparty kay Hepe at kay Cabo. Sobra-sobra naman yata, Don Balderos, ang party namin. Wala, maliit yan kumpara doon sa loyalty yung binibigay mo sa akin. Yung protection doon sa transaksyon at sa mga troso. Kaya, inaasahan kong magtuloy-tuloy yan. Makakaasa kayo, Don Balderos. Walang tatalikod sa inyo. Yun naman ang inaasahan ko eh. Para tuloy-tuloy ang ligaya natin, ha? Teka nga, maiba ako, Gador. May balita ka ba kung kailan aalis ng pugadlawin yung anak ni Danding Hero na yan? Pagkatapos ng pasyam, babalik na si Daniel sa Maynila. Ganun ba? Bakit, Don Balderos? May problema ka ba kay Daniel? Alam mo naman siguro nangyari sa plaza. At alam mo rin na sakit ng ulo ko yung Daniel Hero na yan. Nasabi nga sa akin ni Hepe. Anong gusto nyo, Don Balderos? Itaboy ko si Daniel. Palayo sa bayan natin. Alam niyo, boss, magandang trabaho ng mga bata ngayon. Matutuwa si amo. Pinabilib mo ko. Alam mo, Ising, natutuwa ako sa'yo. Hindi mo ko pinahiya kay Don Balderos. Ipagpatuloy mo ang ginagawa mo para sa susunod. Higit pa rito ang blue out ko. Mga bata, hindi lang ito. Sa susunod, doon tayo sa patay sinte. $700 sa akin, $300,000 sa inyong dalawa. Nagkakaintindihan tayo, Epe.
Oh, tabo. Oh, sige, may lalakarin pa ako. Magkita-kita lang tayo bukas. Tayo na. Sir. Ba't di na? Pambihira. Wow, mukhang magsisimba na rin nga, tayo. Oo nga, magsisimba tayo. Ay, salamat naman. Ang dami kasi natin trabaho. Excuse me. Uy, ma'am. Tignan mo. Si Daniel. Uy. Uy. Doon pa kayo. Doon muna kami. O, sige, ma'am. Doon muna kami. Ikaw ka na. Ito lang kayo. Mamaya na lang. Daniel? Catherine, ikaw pala. Nagsisimba ka pala dito tuwing Miyerkules. Kung minsan, napadaan lang. Naalala ko si Itay eh. Oo nga pala. Mahal na mahal mo ang tatay mo. Tulad din ng pagmamahal mo sa papa mo. Sinabi niya yun? Oo naman, madalas nga magkakasama kami eh. Tapos minsan nga, inamin niya na sa amin yun eh. Oo nga, talagang mahal na mahal ka ni Ma. Kakakilig talaga, mahal na mahal ka ni Ma. Baka naman binobola niya lang ako. Hindi ah, talagang mahal na mahal ka ni Ma. Uy! Pagmasdan ng mundo ang buod sa puso ng bawat tao. Dahil sa'yo, dahil sa'yo, wala na ang hangin gamot sa damdamin. Tula at tanawin ang inom natin, nagpapaalam na rin. Dahil sa'yo, dahil sa'yo, wala nang maipon pang mga dahon. Tanging alaala na lang ng kahapon. May luha ang langit, tinggi ng pagsamo. Pahiran mo ang luha ko, gamutin ang sugat na dulot mo. Pagmasdan ng mundo ang puot sa puso ng bawat tao. Dahil sa'yo, malalim yata iniisip mo. May problema ka ba? Wala po pa. Nagpapahangin lang. Anak, may tatanong ako sa'yo. Sana sagutin mo ako ng totoo. Ano po yun pa? Kathy, totoo bang kasama niyo ni Shirley ang anak ni Dagding Hiron kahapon? Pa, hindi naman sinasadya yung pagkikita namin sa simbahan eh.
Nag-iiya lang si Shirley na magmeryenda kami. Kaya nagpaunlak lang si Daniel. Pwes, totoo palang siya ang punot dulo ng kalakuhang to. Simula bukas, ayoko na siyang makikita sa ospital. Anong ibig mong sabihin, Papa? Palisin mo siya. Palitan mo na ibang nurse. Ayoko na impluensya ang karang ganong klaseng kaibigan. Pero, Papa... Sige na. Matutulog na ako. Ketchup, anak, para sa itlog. Salamat ho. Kain na ho kayo, inay. Oo. Kung ako ang tatanungin, anak, ibang babae na lang ibigin mo. Ang dami namang mga dalagang humahanga sa'yo dito. Kung ako magkakamanugang, kahit sino, huwag lang doon kay Catherine. Bakit naman ho, inay? Dugong Valderos yon. Kahit kailan, hindi papayag na mahaluan ng dugong Hiron ang dugong Valderos. Huwag ho kayong mag-alala, inay. Hindi ko naman hinahangad na maging nobis si Catherine. Oy! Bakit parang hampas lupa ka kung kumain? Hindi ho, Nanay Celis. Gutom lang ho. O sige, patay gutom. Ikaw na magligpit niyan, ha? Mamamalengke pa Nay, ako. Nay, papakainin ko lang ho ang kabayo sandali. Sige. Nanay Celis, papunta pala kayo ng palengke. Ang tataba ng alimango doon, bumili na kayo pati lapu-lapo. Yun lang? Baka may gusto ka pang idagdag. Eh, baka pwede yung may pangimagas, prochalet tsaka lichiplan. Ang kapal na mukha. Daniel, totoo ba yung sinabi mo kay Nanay Celis? Na hindi mo pinangarap maging nobya si Catherine? Gustuhin ko man, hindi maaari. Malaki ang hinala kung may kinalaman si Don Valdera sa pagkamatay ni Itay. Alam ko, malaki pa rin ang tama mo ni Catherine. Diba? Diba? Bakit ba ang kulit-kulit mo? Daniel, kung ayaw mo kay Catherine, di, akin na lang. Tado! Maupay na gabi, hay mo. Ah, Daniel, tuloy ka. Magandang gabi ho. Alam mo, Daniel, hirap na ang kalooban ko. Hindi ko na kayang itago na lalaman ko. Kaya pinatawag kita kay Unggoy. Manggudo, Ugoy ho, hindi Unggoy. Tungkol saan, Manggudo? Tungkol sa nangyari sa itay mo sa bundok. Kitang-kita ko ang buong pangyayari. Anong ibig niyong sabihin, Manggudo? Nung araw na yon, ay nangangahoy ako sa bundok. Malakas ang ulan. Hindi tumila. Hanggang sa makarinig ako ng putok. Yan si Rigor, ang tumapo sa buhay ng tatay mo. Yun ay dahil sa utos ni Don Valderos. Daniel, huwag kang padalos-dalos. Hindi tayo nakakasiguro. Maraming nagagawa ang espiritu ng alak. Manggudo, sana nga ito lahat ng pinagtapat ninyo. Huwag kayo magdududa sa akin. Nagsasabi ko ng totoo. Kitang-kita ko ng barilin sa likod ng tatay mo. Para malaman niyo ang totoo, tignan mo ang katawan ni Rigor. Nabaril siya ng tatay mo. Jack, may peklat siya sa tagiliran. Thank you.
good evening, sir. Ano order nyo? Aiya, mamaya na lang. Mag-uusap pa kami. Ah, okay. Salamat ho. Nandiyan ba? Nandito. Saan? Yung nasa sulok. Yung nakatsalay kong brown. Baka palpak yung information mo. Hindi ako magbibigay ng palpak na impormasyon. Matindi pa nga ngailangan ko. Para sa'yo. Paano? Paalam na ako, bay. Sige. Paalam na kayo dyan. Sige. Salamat. Daniel, ano pa yung nantay mo? Nandiyan pala eh. Diyan ka lang. Okay na ka pa. Yeah. Durango! O Daniel, anong problema? Wala naman. Maniningil lang ng utang. Baka akala mo tatayong balahibo ko sa'yo. Papatindig ng balahibo. Nilulugas ko. Daniel, anong gagawin niyo sa akin? Wala naman. Ito lang naman ang libingan ng mga buhay. Ngayon kita susubukan. Pag nagsabi ka ng totoo, iyon na buhay mo. Pag hindi naman, ilulubog kita rito. Kasama kang pumatay sa tatay ko, di ba? Diba? Hindi! Maraming ba, Arte? Wala akong alam sa mga sinasabi mo! Wala akong alam! Umamay ka! Arte mo! Ganon! Takbo! Takbo! Ang pagiging makasarili ay magdudulot ng kabiguan. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang. Naririto tayo ngayon upang tumugon sa pangangailangan ng ating mga mahihirap na kapamilya. At kung may pag-ibig sa kapwa, mawawala ang gulo at mamamayani ang kapayapaan. Ang punto ng ating sermon ngayong umaga, ang baguhin ang makasariling pag-uugali, ang iwasan ang pag-iimbot ng mga kayamanang di madadala sa langit. Kaya sana mga kapatid, bigyan natin ng pagkakataon na baguhin ang ating sarili. Tumingala tayo, kausapin natin ang Panginoong Diyos. Gamitin natin ang lahat ng mabubuting pagkakataon. Lagi pong ating isa puso, isa isip, at isa alaala ang magagandang gawain ng ating Panginoong Hesukristo. Bilang mga anak ng Diyos, lumabas po tayo sa simbahang ito na taglay natin sa ating mga pagdedesisyon, anuman ang nangyayari sa mga kapatid natin sa Aurora, Quezon. Ano ba ang maliliit nating magagawa sa mga kapatid nating biktima ng pagguho sa Leyte? Katawan ni Kristo.
Kristo. Katawan ni Kristo. Amen. Katawan ni Kristo. Tapos na ang misa. Umayo kayo na taglay ang kapayapaan. Huwag kang alis dyan! Ang susunod na puto, sa inyo na! Buhay! Anong ginawa mo? Pinapatay mo sa kanya! Pinapatay mo! Sinasabi mong kami saging lang! Oo! Saging lang kami! Ikay Nara! Apitong! Yakal! Oo! Inaamin ko! Saging lang kami! Pero maghanap ka ng puno sa buong Pilipinas! Saging lang ang may puso! Saging lang ang may puso! Gador, kung ako mayor ng bayan ito, padyadyaka meron kong kaling to at dito ibabaw ng puso niya. Daniel, ano ka ba? Sumama ka sa akin, mag-usap tayo. Daniel, sira ang kredibilidad ni Tandang Gudo. Walang oras na hindi lasing. Mahirap paniwalaan. Sige, iwan nyo na muna kami. Daniel, halimbawang totoo ang sinasabi ni Tandang Gulo, yan ay hindi sapat na dahilan para ilagay ang batas sa iyong mga kamay. Baka nakakalimutan yung ama kong pinatay. Hindi ko nakakalimutan, Daniel. Pero meron tayong due process of law. Meron tayong hukuman na dapat maglitis at magbigay ng kaparusahan sa mga nagkasala. Kung gusto mo, ilimanda mo si Don Valderos at ang kanyang mga kasamahan. Gamitin mong witness si Tandang Gulo. Ang bayang ito ay hawak ni Don Valderos. At alam kong lahat kayo ay hawak niya sa leeg. Tarantado ko talaga, ha? Tumigil ka, Epe! Gusto mo bang makasuhan ka ng police brutality? Epe! Lokong tuwa! Tama na yan! Tarantado ka sumagot, ha? Patigil mo ni Mayor! Inadamay mo! Gusto mong basagin namin ang ulo mo, ha? Tama na, sabi! Tanto ka ba? Lumabas ka muna! Samahan mo ka, Bo! Lumabas na kayo! Umupo ka, Daniel. Umalis ka muna dito sa lugar natin. Ihatid kita bukas sa pier. Ipaubaya mo na lang sa amin ang paglutas ng kaso ng itay mo. Kaibigan ko nga si Don Valderos. Pero kapag siya ang sumuway sa ating batas, ako mismo ang makakabangga niya. Maaasahan mo yan, Daniel. Nanay Sinis! Nanay Sinis! Saka ba nagpupunta? Kanina pa ko rito! Ano bang pakialam mo? Esa na malengke ko. Bakit mo ba ako sinisigawan? Baka nakakalimutan mo na nakikikain ka lang dito. Kasi ho si Daniel nakakulong! Ha? Ba't ngayon mo lang sinabi? Diyos ko, ikaw na bahala dyan! Ay, kuya, aray ko! Aray ko! Umag ko, umag na ako, aray ko! Ada din he, Daniel. Inay. Anak. Sana. Sana naman huwag mong daanin sa galit ng dibdib. Tama si Mayor. Kung totoo nga ang pinagtapat sa'yo ni Gudo, tama lang na sa hukuman natin ipaglaban ang pagkamatay ng itay mo. Pero inay,
Hanggang kailan tayo magtitiis? Ang hustisya'y nababayaran. Ang bayan ng Santa Rita'y matagal ng bulag sa katarungan. Makinig ka sa akin. Alam ko, maaring mapatay mo si Don Valderos. Pero anak, sa dami ng mga tauhan niya, malamang masawi ka rin. Paano ako? Anak, kamamatay lang ng tatay mo. Wala na akong ibang maaasahan dito sa mundong ito, kundi ikaw na lang. Tama si Mayor. Sundin mo siya, bumalik ka na lang sa Maynila muna. Mas gugustuhin ko na malayo ka sa piling ko. Pero sigurado naman ako, naligtas ka sa kamatayan. Kesa nandito ka nga. Pero pantay naman ang dalawang paa mo. Anak. Sabi ko sa'yo, huwag ka maglalasing. Mahihirapan ka ngayong matanda ka. Masyadong matapil ang tira mo. Talagang matabil ang bibig mo. Kailangan isarado na yan. Sige. Tapos sa ilog yan. Oo, Don Valderos. Napapayag ko na si Daniel na umalis sa bayan natin. Bukas, Don Valderos. Ihati ko siya sa pier. Para makasiguro ako na nakasakay na siya sa barko. Pabalik na Manila. Very good. Maganda yung naisip mo, Gador. Congratulations. May isang bagay lang akong gustong liwanagin, Don Valderos. Tungkol saan? Magkasama tayo sa Iliga laging. Pero ang tungkol kay Danding. Totoo ba ang binibintang sa'yo ni Daniel? Gador, nagdududa ka ba sa pagkatao ko? Nakalimutan bang businessman ako at hindi mamamatay tao? Saka kung ginusto ko, matagal na dapat wala yon. Saka tandaan mo ito. Di ba kagalit din ni Danding ang mga taong labas? Pagpasinsyahan mo ko, Don Valderos. Lumalagay lang ako sa tama. Sige, tama na yan. Pa? Oh, anak, ano? Pwede ba tayo mag-usap? Tungkol saan? Tungkol kay Daniel, Papa. Anak ni Danding? Yung siraulong Daniel na yon? Papa, totoo bang ibinibintang sa inyo ni Daniel? Anak, pinagbibintangan mo ba ako? Pa, gusto ko lang malaman yung totoo. Alam mo anak, ayokong tinatanong ako dahil ayokong nagpapaliwanag. Pero sa pagkakataong to, pagbibigyan kita. Katotohanan ang gusto mong malaman, di ba? Papa, ginawa mo ba talaga yun? Hindi totoo ang binibintang nila. Wala akong kinalaman doon. Magandang hapon po, Mayor. Magandang hapon naman. Mabuti at nandito kayong lahat. Meron akong gustong iparating na balita sa inyo. Ang Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo at Secretary Mike Defensor ay may utos na paigtingin ang kampanya laban sa Iliga Laging. Hulihin at kasuhan ang pumuputol ng puno.
Huwag natin hintayin mangyari dito sa Samar ang nangyari sa ibang bayan. Nabiktima ng landslide na ang dahilan ay ang pagkasira ng ating kalikasan. Tamparya, iparating mo yung kahepe. Opo, Mayor. Bakit? Baba! Anong problema, Hepe? Ano ba, Mayor? Baba! Masyado mo lang kaming ginugulangan sa parte. O ito, isa pa to sa problema. Baba! Ranger! Bumaba ka na! Kailangan bang mangyari to, Hepe? Kailangan! Kailangan mo muna! Baba mo ang baril! Baba! Baba mo na! Kamu! Ibaba mo na! Daniel! Daniel! Buti na lang dumating ka, Ogoy. Daniel, tama ang kutob ko. Kaya sinundan kita rito. Mabuti, hindi ka nila napatay. Salamat, ha. Daniel, mag-iingat ka. Daniel! Daniel! Baril ang tatay mo! Pinatay niyo nakatalikod ang aking ama. Thank you.
Alincedes. Anong kailangan mo? Mag-usap lang sana tayo sandali. Ah! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Mga walang niya! Bitawan! Ah! Nay! 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 Inay! Nay! Inay! Nay! Nay! Ikaw pala. Bakit ka narito? Anong kailangan mo? Pasensya ka na, bro. Hindi ako nakapunta sa libing ng tatay mo. Naiintindihan kita. Ano bang sadya mo rito? Nandito ako para tulungan ka. Laban ko to. Hindi mo laban. Laban mo, laban ko rin. Kailan ba kita iniwan, bro? Kahit buhay ko, ibibigay ko para sa'yo. Tulad ng ginawa mo sa akin. Iniligtas mo ang buhay ko. Alam kong dinukot nila si Inay. May dala ka bang gamit? Good morning, sir. Teka lang, sir. Off-limits kayo rito eh. Dong, dong. Huwag na kayo makialam. Miss, si Catherine. Bakit, Daniel? Anong problema? Wala naman. Isasama lang kita. Tara! Saan mo ko dadalhin? Catherine! Daniel, ano ka ba? Daniel! Sige, sakay. Pag hindi dumating yung anak mo, matitikman mo ang 97 degrees na bukal na ito. Hindi darating ang anak ko. Tingnan natin. Rigor, come in. Go ahead, Dene. Nandito na yung bubuyog. Kasama yung bulaklak. Ano ibig mo sabihin? Senyor, kasama yung anak nyo. Punyeta! Upakan nyo yung Daniel yan. Pero ingatan nyo ang anak ko. Please! Please!
sabihin mo, Rigor? Go ahead, go ahead. Nasa Makati Avenue sila. Tigilan na natin ito! Hawak ng anak ko, anak mo! Hawak naman kita, di ba? Balik na tayo, Daniel. Kamatayan ang binabangga mo. Kapag pinatay ng papa mo ang inay ko, talagang mamamatay tayo. Daniel, papatay mo ko. Kapag pinatay ng papa mo ang inay ko, sinisigurado ko sa'yo, iiyakan mo ang gagawin ko. Bala kong gawin. Bahala na. Catherine, baba! Halika! Sige, dun muna kayo. Rider naman. Diyan ka muna. Huwag kang alis dyan. Tayo na! Tingnan kung gaano katigas ang puso na saging ng anak ko. Thank you.
Kung hawak mo ang buhay ng nanay ko, hawak ko rin ang buhay ng anak mo! Nag-iisa lang ako si Catherine! Huwag mo siya idamay sa problema natin! Tayo tumabos nito! Kung mahal mo anak mo, higit na mahal ko ang nanay ko! Anak, iwanan mo na ako! Huwag mong itaya ang buhay mo para sa akin! Tayo mo dito! Ambril! Lansin mo! Daniel! Amanos na lang tayo! Baka wala mo anak ko! Baka wala ko ina mo! Paik ako! Sige, labas! Nagkatotoo, sana'y di ganito. Tingin mo ang pagsamo at tayo'y tutungo. May mga bagay na talagang kailangan mo nang mangyari bago natin matuklasan ang ating sarili. Oo nga, may mga bagay talaga na hindi natin maiiwasan.
at mga pangyayaring di kayang ipaliwanag. Pero ang mahalaga, magkasama pa rin tayong dalawa. Ang mga pangyayari, mga tauhan at lugar na inilarawan sa pelikulang ito ay pawang kathang-isip lamang. Anumang kahawig sa mga tunay na tao, buhay.